magsikap ka, magpunyagi, at pagtiisan mo lahat ng pagsubok, gawin mo lahat ng Paano malalamang naiinggit sa'yo? May naiinggit sa'yo? O ang tao ay nagtataglay ng inggit? Pangalawa, paano malalaman kung ikaw naman yung naiinggit? Number one, ang sasagot dito ay aya sa marangal na Quran. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? In tamsaskum hasana tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Napakalinaw, lalo na kung sa Arabic nyo makakapture. Ang inggit, kung kayo daw ika ay nahipo, tamsas, hipo ah. Tingnan yung Quran. Hindi ibig sabihin binuhos sa'yo. May dumampi, may nahipong kaunti na kabutihan, hasana. Kung sa'yo daw ay may dumating na kabutihan, kaunti, nahipo ka ng kabutihan, hasana, tasu'uhum, nadidismaya sila. Sila ay masama loob nila. May mabuti sa'yo nangyari, masama loob nila. Wa in tusibkum sayyi'atun, subalit kung kayo ay binagsakan ng kasawian, doon sila naliligayahan. Dalawa, no? Pag may dumating sa iyong biyaya, ayaw nila. Pag meron sa iyong dumating na disgrasya, na sila ay naliligayahan. Yan at ganyan kalinaw ang kahulugan ng hasad. Pag sinasabi ng ating mga ulama, itong dalawang katangian na ito, mas nagiging lamang sa madalas na pagkakataon na sila ay naliligayahan, kasiyahan para sa kanila kung merong nangyayaring kawalan dun sa taong kinaiinggitan nila. O sabihin natin ganito, para maging sa business, ang pinaka main goal, for example, ang magkaroon ka ng ang success ay ang magkaroon ka ng pinakamataas na building sa syudad. Diba ganyan sa business? Sino may-ari ng pinakamataas na building? Siya ang pinakamayaman sa isang city. For example lang, kasi ito yung binibigay na example ng mga nag-aaral ng envy psychology. Kasi may nagsasabing sakit ito sa pag-iisip, sa attitude. Okay? So, dalawa ang paraan para magkaroon ka ng pinakamataas na gusali. Para ikaw ang pinaka-successful sa inyong lipunan. Ang unang paraan, magsikap ka, magpunyagi, at pagtiisan mo lahat ng pagsubok, gawin mo lahat ng pamamaraan sa malinis na paraan hanggang marating mo ang tutok o rurok ng tagumpay. Yan ang una. Tama, no? Ibilang nawa tayo ni Allah sa mga patas lumaban. Amin. Ang pangalawa, ito ay ang magtayo ko lang ng katamtamang bahay. Madali lang gawin. Huwag ka na makipagpataasan. Tapos puntahan mo yung nagpatayo ng mataas, sirain mo yung building niya. Para ikaw na yung mataas kahit dyan lang sa ginawa mong maliit. Ang punto, ang mga taong inggitero ay walang pagsisikap sa sarili nila at ang gusto lang nila manira ng ibang gawa at doon sila maraming pagsisikap. Pero kung ikaw, matuwid kang tao, hindi mo ito pinapansin at tiyak, abala ka sa maraming kabutihan na gusto mong makamit. Nakuha niyo yung point? Pero yung iba, dahil tinubok ng kanilang puso ang inggit, ay hindi na ako magsisikap. Sisirain na lang kita at pantay na tayo o di kaya tagumpay na tayo. Sa pag-aakalang ang tagumpay makakamit nila sa pagsira ng kapwa nila.